Hello guys, this is Captain Aki. Welcome to my channel. Ngayon, pag-uusapan natin, para nga ba kanino ang pagsisiman? Lahat nga ba ay pwede magsiman? Bakit siman? Ano nga ba ang buhay ng siman? Tuklasin natin, sabay-sabay. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my there's a place in both in mine. You know you stopped me that when I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. Hello guys, so pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga dapat gawin o mga proseso na dapat pagdaanan para maging isang ganap na seaman. So bilang individual at tulad ng karamihan, syempre magsisimula yan sa isang bata, nangangarap, may pangarap, gustong marating sa buhay. So isang pwede niyang pangarapin, maging isang seaman. Pero bago siya maging isang seaman, kailangan muna siyang dumaan sa mga proseso. Tulad halimbawa na requirements kasi natin kailangan makapagtapos ng kolehiyo. So it's a 4-year course. Mayroong one year shipboard training na tinatawag. Ito yung nag-a-apprentice, yung isang candidate for a seaman na makapagtapos sa isang kolehiyo. So marami naman tayong mga kolehiyo all over the Philippines at saka kahit sa ibang bansa, marami din tayo. So doon tayo pwedeng pumunta. So by the way, I graduated from Philippine Merchant Marine Academy way back 2008. So way back then, when I was in high school, napakahirap na maghanap ng kurso na masisigurado mo na pagka nakapagtapos ka sa kurso na yon ay makakapag-trabaho ka talaga ng maayos. So, gawa ng bunsod ng mga pangarap at saka ng pangangailangan para sa pagtatapos, una ng malaking consideration dyan kung mag-aaral tayo sa labas or mag-aaral sa kung saang eskwelahan, kaya ba talagang pag-aralin ng isang magulang ang isang bata? Kasi kung papasok tayo ngayon sa mga university na nag-o-offer ng mga maritime courses leading to seafaring, like Bachelor of Science in Marine Transportation and Engineering also, so medyo malaki-laki pagka sa mga private institution. So tulad sa case ko, yung parents ko ay hindi naman nila kaya na mag-tuition ng ganun mga kalakihan. Kasi tulad yan ngayon, yung mga tuition fees is ranging between maybe 20 to 40,000 or maybe higher. So it depends case to case sa bawat maritime institution or maritime school. So mabigat yon nung unang panahon, 2003, when I was about to graduate in high school, napakahirap yon na i-provide ng parents. Lalo na kung ang inaasahan lang naman ay pagsasaka, which is hindi pa naman ganun kalaki yung kinikita sa sakahan noon. So, in short, or sa madaling kwento, nag-take ako ng entrance exam, entrance examination in order to be accepted sa isang maritime institution, which is the Philippine Merchant Marine Academy. I hope na narinig nyo na at famous naman to sa buong Pilipinas at marami ng mga graduate na na-produce ang institution na to dahil na rin sa kanyang kalidad at napakagandang mga programa. So up until now, the institution is still strong
and existing and will continue to produce quality graduates. So I am lucky na way back in 2003 when I took the entrance examination, I was able to pass the entrance examination. And then after that, may mga requirements din pa na mga hinihingi para ma-fully na ma-accept ka doon sa school namin. And then pag na-comply mo na lahat, then you will be accepted. Then after that, you will undergo a 1 month probation training. Ibig sabihin, yung 1 month probation training is just like an orientation, no? So i-orient ka of what's life in that institution, what's has to be done during your academic year, at saka kung ano yung mga iba pang mga ibibriefing. Rules and regulation, no? So kasama na yon. And then pagka na survive mo yung 1 month orientation, then you will be finally pledged or accepted as a midshipman. So midshipman ang tawag sa mga estudyante sa amin. And then ang curriculum kasi namin noon ay 2-1-1, which I believe until now ganun pa rin, 2-1-1. Ibig sabihin 2 years kang mag-aaral sa academy, 1 year kang mag-shipboard training, and then after that babalik ka uli sa academy para i-comply yung pang fourth year na BS mo or baccalaureate degree. So after completion nun, then you will graduate and you will be given the diploma as graduate of Bachelor of Science in Marine Transportation or Engineering. So it depends kasi way back yung school namin ay nagki-cater lang ng dalawang courses. So engineering and marine transportation. But recently, I think the academy has expanded already, and there are already a lot of options, no? Sa isang successful applicant na matatanggap doon. Well, moving forward, so after mo na nakagraduate, then you will prepare for the board examination sa PRC pa dati nung time namin. And then just after 2 years yata yon na nalipat na siya sa marina. And because all the maritime affairs has been consolidated in one body, which is the marina now. Ngayon, after mo na mag-prepare for the board exam, and of course you will take the exam, in order to pass as a license officer, no? Pagka nakaipasa mo at na-comply mo na yung requirements mo, then you will go for the processing of your certification. So pag nakuha mo na lahat yung mga competency certificate mo, etc., at medyo madami-dami din yun na kuhaan, mga training, marami kang pagdadaanan din doon. So if you will be given a chance for a spot promotion, then you can be promoted as an officer. And then ang ranggo kasi sa barko ay nagkakaiba-iba. So mayroong apat yan na stage ng pagiging opisyal. So ang pinaka rank stepping stone mo talaga is yun nga, magka-duty ka muna. Tapos mag-ratings ka. Pag sinabing ratings, these are the deck workers or engine workers. Like for example, ng mga able seaman, boatswain, ordinary seaman, oilers, pumpman, mga wiper, engine cadet. Yan muna sila. And then, pwede kasing ratings ka, but you are holding already a license, officer's license certificate. So just in case there is a slot on board, then you are performing good also, then the master or the captain can recommend you, and
if the company will approve the promotion, then you will can you will go for the officer position already. Hindi siya ganun ka parang simple lang, pero hindi siya ganun ka easy, no? So napakaraming pagdadaanan. Sometimes it talks around 3 to 5 years at the fastest. Otherwise, kalimitan ng iba, umaabot ng mga 5 to 10 years bago nila na atin yung officer level, no? So, hindi lang basta-basta yung pagsisiman, at hindi rin natin matatawaran yung kalidad at galing na ipinapamalas ng ating mga siman. Sabi nga ng anak ko, yung siman daw is part ng community helper. So, we are part of the community helper globally, since na international yung sinasakyan natin ng mga barko. So, tayo ay nagiging instrumento, no? Na mag-command ng mga barko para magdala ng mga commodities from one region, from one country to another. So, in order to balance the economy, no? So, ano lang tayo, parang tawag to, carrier, no? Carrier tayo ng ano niyan. But being the carrier, we have to be trained, no? We have to be strong enough physically, mentally, and emotionally. Of course, spiritually. So, these are the four pillars na kailangan na taglayin ng isang gustong maging seaman. Kasi pag nasa barko na, hindi lang naman laging aluan ang ano mo. Kalimitan, nandyan yung trabaho, nandyan yung hirap ng trabaho. Hindi naman siguro kasi nahirap, challenges, no? Na makikita natin sa trabaho. So, yun yung mga bagay na kailangan natin i-consider pagka magiging isang seaman. Sa susunod na ating episode, ipapakita ko sa inyo or ipapakita natin kung ano nga ba yung mga dapat tandaan or mga dapat gawin para sa mga steps and steps procedure. So for now, yun lang muna. Thank you so much for watching and keep on subscribing. Thank you. Bye-bye.